Kumusta kayong lahat? Welcome back to my channel. So, pag-uusapan po natin ngayon guys kung paano nga ba tumagal sa trabaho. So, bibigyan ko po kayo ng apat na tips. Kailangan na kailangan nito, lalo na sa mga bago pa lang, no? Nagsisimula sa kanilang mga experience. So, tip number one, pakisama. Guys, importante ito, no? Kasi sa trabaho talaga, kailangan na alam mo itong pakisamahan talaga mga kasama mo sa trabaho, lalo na pag ikaw ay bago ka pa lang. So, tip number two, mahaba ang pasyensya. Guys, kailangan natin habaan ang pasyensya natin. Lalo na may kanya-kanya tayong mga ugali, no? Tipong mainitin ang ulo, tapos nakakabuisid yung tipong aasarin ka ng mga kasama mo. Kumbaga, trip lang. Kumbaga, pakisamahan mo lang sila kung maganda yung pahabaan mo yung pasyensya. Kasi may mga tao talagang ganun eh. Yung tipong, iwaba ko ba kung sila pa yung matagal, sila pa yung medyo maangas. No, kasama yan guys, lalo na kung bago pa lang kayo. So, ang dami yung makakasalamuha doon. May iba-ibang tao. Mari guys, pigilan nyo muna yung init ng ulo nyo. Tambay rin ako dati guys. At sanay din ako susuntukan ng mga sumasali ako ng mga grupo. No? Iniwasan ko po yun guys. Binukod ko po yun. Simula nung nagkapagpasok ako sa trabaho. At syempre po guys, samahan din po natin ang dasal sa Panginoon Diyos. Para mas gabayan pa nila tayo. Para mas tumagal pa tayo. No? Mas kakayanin natin yung pagsubok na binigay sa atin ng Diyos. Ganun lang. So, ibukod niyo po yan guys, kasi pag once nagpadala kayo sa init ng ulo nyo, talagang magkakagulo lang. So, kahit pa sabihin mo matagal kayong kasama mo, magturuan kayo, siya kasi inunahan kasi ako, ganun. Hindi po ganun guys. Alam niyo naman na bago tayo pumasok sa trabaho, may mga rules yan sila. At pag nangyari yan guys, nambiruan niyo guys, ayaw na ayaw ng mga company na ganyan na makikipag-away kayo. Talagang matatanggal kayo parehas at hindi kayo magtatagal sa mga trabaho. So, kailangan po natin yung habaan ng pasyensya natin guys. Number 3, pagtitiis. So, bakit nga ba guys, nasabi ko sa inyo pagtitiis? So, may mga trabaho talagang napakahirap yung tipo nga, lalo na pag malayo, ma-assign ka sa mga site, no? Base naman to sa aking experience guys, no? So, yung time na yun guys, no, na-assign ako ng fabrication. So, first time ko to guys, nakapagtrabaho ako 2013 sa mga company. So, first time ko makapasok ng company talaga guys, noong time na yun. May project na sa site, tapos kailangan na ng tao doon. May isang kasamahan kami doon na tinawag, tapos siyempre matagal na sila. Ang sabi lang nila eh, bakit kami pa? May marami namang bago dyan ha? Yun na lang ipadala mo doon. So, iwasan po natin yan guys kung magre-reklamo po tayo. No? Number one yan guys, tatandaan po yung pangalan nyo yan. Kasi trabaho po ang hanap natin. No? Huwag po tayong mamili ng trabaho. Talaga nga, ito guys, no? Siyempre ayaw ko naman din magreklamo. Enjoy lang natin yung trabaho natin. No? Trabaho lang. Tapos sa ito guys, makikita niyo naman kung saan ako na-assign yan. O, di ba? Sa underground, mapa underground, saka sa GT. Undan saan ako niyan guys, sa tangke. So, makikita niyo yung pictures ko niyan. So, yun po yung sasabihin ko sa inyo. Easy natin yung hirap. So, ito naman yung tip number 4. Trabaho lang, walang personalan. So, bakit nga ba ko ba nasabi yun sa inyo? Pagkaya nga na sinabi ko sa inyo guys, huwag niyo pong personal yung trabaho niyo. Kung sakali mong pagsabihan tayo ng mga forma natin, supervisor, at mga boss natin, no? Huwag po natin pipersonalin yung mga sinasabi nila. Kumbaga, patagusin mo lang sa tainga. Kasi normal lang talaga na mapagsabihan tayo. May iba kasi pinagsasabihan yung tipong napaka-unfair naman ito. Bakit siya ano? Yung ganyan. Yung tipong ganun guys, huwag po nyo pipersonalin yung trabaho nyo. Trabaho lang, walang personalan. Isipin nyo, nandun kayo ng mga time na yun kasi gusto nyo magtrabaho para tumagal kayo. No? Kahit saan kayong company guys, kung ganyan yung mga ugali nyo, talagang walang mababago sa buhay nyo. Ay talagang kailangan natin nagtiyaga, pagtitiis talaga. Ito pa yung sasabihin ko sa inyo. Yung tipong pagsasabihan tayo na, bilisan nyo, kailangan natin matapos yung trabaho natin. No? Ang ibig po sabihin yan guys, hindi pa po nakakaalam guys, ang ibig po sabihin yan, yung tipong wag naman po tayo sa oras ng trabaho is naglalakwatsa, nagkikipag-usap sa mga kasamahan, nagsiselfone, no? Natapos nangunguyakoy, natutulog. So, bakit nga ba nasasabi yan, guys? So, nako, ang dami kong kasamahan na ganun, guys. Iwan ko ba kung bakit? O ano bang pumapasok sa mga isipan nila kung bakit may mga tao talagang ganun, no? Yung tipong nakakaya nilang, kungkit matagal na sila, nagtatago na, kung saan-saan. Kung ikaw, guys, ay bago pa, wag na wag mo itong gagawin, no? Kasi hindi ka talaga magtatagal niyan. Mahuhuli ka pa rin. Pag once na umalis ka, kailangan magpaalam ka sa mga kasamahan mo, kung mag-CR ka. Kailangan din bilisan mo rin kasi may oras din yan guys, alam din nila kung ano yung oras, kahit dito sa ibang bansa guys ganun yan, pagbago ka palang talagang titignan ka nila kung ano yung ugali mo, kung karapat dapat ka bang tumagal dito sa trabaho, no? So iwasan po natin yung mga sumasagot tayo sa mga amo natin,
tapos natin. Dapat nga tayo magpasalamat para kasi mas marami tayong natutunan, guys, no. Ako, guys, hindi lang po ako basta-basta welder lang, no. Na natuto rin po ako mag-fabricate. Talagang hindi po ako namimili ng trabaho. Kung ano yung may bakante, so doon po ako, guys. So yung iba kasi namimili na, no. Eh iba kasi nga na ayaw nila kasi ganun lang yung sweldo, sabihin ko po sa inyo. Pagdating naman sa sweldo, guys, huwag po kayo agad humingi ng increase agad, no? Lalo na pat bago pa lang kayo. Porkit nalaman nyo na lang yung mga trabaho dyan, yung tinuro sa inyo. Kagaya na lang dito, guys. Ayan, papakita ko sa'yo. Ayan. Hindi lang po ako isa welder lang. Naghihinang pa ako. Ako na yung nagpupudpud ng hinang ko dyan. Kasi pinis po yan, guys, no? Pagawaan po yan, guys. Talagang quality ang trabaho kailangan dyan, no? Pag nagtrabaho po tayo, guys, panindigan naman po natin yung ating skill na in-applyan natin. Huwag po tayong magmamadali sa ating trabaho. Kasi ang ibig po sabihin yan, guys, kailangan pag nagtrabaho tayo, saktong-sakto lang, tapos quality yung trabaho natin para hindi pa ulit-ulit, no? Eh iba kasi, guys, no, minamadali pag sinasabihan sila, bilisan nyo yan, kailangan natin matapos. Hindi po ganun ang ibig sabihin, guys. Mag-focus lang kayo sa trabaho nyo. Iwasan nyo rin po yung pag-absenteeism, guys, no? So, number one yan, guys, ayaw na ayaw ng mga company na ganyan. Absenteeism talaga, talagang hindi kayo magtatagal yan. Ang ibig po sabihin yan, para may nag-a-adjust din po yan sila. Alam din nila kung kailan talaga matapos yan, no? Kasi bago rin yan pinapagawa sa kanila, nag-a-adjust na po yan sila. Kasi may mga tao talaga minsan a-absented porkit matagal na sa trabaho nila. Yung tipong bagong sweldo, tapos mag-iinom, tapos sasakit lang ulo. Talagang trabaho lang. Huwag mong pipersonalin kung sakaling pagsabihan ka man. Huwag iwasan po natin yung pagka-ingit sa mga kasamahan natin, no? At iwasan natin yung mga pakipaghalubilo, no? Yung para hindi tayo mapagtripa ng mga kasamahan natin. Hindi tayo yung tipong biro na medyo nakakasakit na, yung tipong wala sa biro na wala sa ayos, yung tipong nagtatrabaho ka, tipong papatayan ka ng makina, papatayan ka ng argo, so nakakabuisit talaga yun, guys. Pero kailangan habaan natin yung pasyensya natin, no? Ibukod po natin yung galit natin, guys. Kasi yung galit natin na matapang ka, yung tapang natin, guys, magagamit natin yan. So isishare ko rin yan sa inyo, kaya ito lang muna yung sasabihin ko sa inyo. Dalawang bad news at good news, guys. Ito po yung una, guys, no? Unahin natin yung bad news. Itong bad news, guys, pag ikaw ay bago pa lang, tapos hindi mo to ginamit tong apat na binigay ko sa yung tips, yung tipong hindi mo kayang magtiis, hindi mo kayang makisama, no? Hindi mo kayang abaan ng pasensya, trabaho lang, walang personalan, no? Huwag po tayong magtanim ng galit sa mga kasamahan natin, no? Trabaho lang. Pag nandun sa trabaho, trabaho lang. Pag labas natin, normal na, di ba? So, dalawang ibig sabihin yan, trabaho, pamilya. So, saan ba yung mauuna yan, guys? Ito para malaman nyo to, guys, ha. Ang mauna po yan, guys, is trabaho bago ang pamilya. Sige, guys, papaliwanag ko rin sa inyo. Unahin nyo yung pamilya mo, lalo na pag may problema ka sa pamilya, no? Hindi po kayo makakapag-ayos ng trabaho. Yung tipong nai-stress kayo, nadidepress na kayo, kasi pinagsabay nila na mapag-pinagsabay nyo, hindi kayo makakapag-ayos ng trabaho yan, guys. Dapat unahin nyo muna ang trabaho nyo. Sa oras ng trabaho, trabaho lang muna. Bukod nyo muna, marami naman time dyan, eh. Pwede naman kayong may mga break time naman, pahinga kayo, kuya, pag-uwi nyo na isipin yan, kuya, sa linggo na yan. So, dyan ka muna, huwag muna kitang isipin, kasi nasa oras ako ng trabaho. Kasi yan, guys, dyan po yan, doon yun mabilis kayong uminit ang ulo nyo pag once na may nagbiro sa inyo, no? So, iwasan po natin yan, guys. Itong good news, guys, pag once na tumagal ka sa trabaho mo sa isang company lang, ma 1 year man, o 2 years, o 3 years, sanay ka na. So, pwede ka nang mag-apply, no? Kung sa ang gusto mong lumipat ng company, kung gusto mong tumaas agad ang sweldo mo. Ganun lang yun, guys, eh. Pag bago pa lang, huwag ka muna mamimili ng sweldo. Kung ganun lang talaga yung offer sa'yo, simple, bago ka pa lang, eh. Kung talagang may skill ka na at mababa ang bigay sa'yo, so, depende pa rin sa'yo yan. Kung tatanggapin mo, hindi. Hindi po katwiran yan, guys, na, huwag po natin tanggapin yan, mga kabakal, kasi mababa masyado. Guys, paliwanag ko po sa inyo, hindi po kayo parehas-parehas lahat ng mga pulso ng mga kamay, no? May mga karamihan po tayong mga welder na mag-uumpisa pa lamang, no? Hindi po agad yan makakapag-apply. Hanggang dyan lang po, kasi tinitignan po talaga yan sa mga experience nyo, guys, bago kayo uupiran din ng sweldo, no? Kaya, kung ano yung meron, guys, matitiis mo ba yung sikmura mo kung mamimili ka ng sahod na gusto mong mas mataas, no? Eh, nandyan na nga yung trabaho. Siyempre, depende na rin po yan sa atin. Isipin mo natin, makapag-experience tayo. So, ganun po ako, guys. Hindi po ako namimili. Talagang darating din yan sa buhay nyo kung gusto nyo lumaki agad ang mga sweldo nyo. Basta panindigan nyo yung skill nyo. Nasa inyo pa rin yan. Yung best nyo, ipakita nyo. Huwag po kayo agad na hihingi agad kayo. Hindi pa nga. Ipakita nyo muna yung best nyo sa trabaho ninyo bago kayo
mag-request na yan, baka sakali na mga ano. Kasi ganun din po ako guys, mga napasukan ko na yan, no? So in-increase din po ako ngayon guys, kasi nakita nila yung pagsisikap ko. Hindi lang ako welder, nagpipinis pa ako dyan, nagpapabricating kami dyan. So teamwork kami dyan guys, kailangan sa trabaho teamwork talaga, no? Kahit hindi ko alam yung gawain na yun guys, tinuro din po sa akin yan. So kailangan magpasalamat pa tayo sa ating mga company na nabigyan tayo ng mga skill, no? Dapat may utang pa tayo na loob sa kanila, kasi natuto tayo sa mga company na yan, no? O kung may balak din po kayo mag-apply sa ibang bansa, so pasado po kayo yan. Pag itong apat na itong ginawa nyo to guys, itong pakisama, habaan ng pasyensya, pagtitiis, trabaho lang, walang personalan, no? Pasado ka po dito guys. Sa mga hindi naman kaya dito, kung may balak kayong mag-abroad, ito lang sasabihin ko sa inyo. Huwag na kayong tumuloy. Kasi dito sa ibang bansa guys, mas malupit pa ang sasapitin nyo dito. Akala nyo abroad maganda? Maganda lang pakinggan ang abroad guys. Pero pagdating nyo dito, talagang dito nyo malalaman ang paghihirap. Kasi naranasan ko guys eh, nandito rin ako eh. No? Kaya ko naman kasi meron akong apat na to eh. Kasama ko to eh, no? Mas nadagdagan pa yung experience ko dito eh. Kaya dun sa mga nangangarap din mag-ibang bansa, makakaya niyan pag na meron kayong binigay ko sa inyong apat na tip na yan, no? Kaya isishare ko rin sa inyo guys kung ano rin naging karanasan ko sa ibang bansa, no? Ipapakita ko rin sa inyo kung yung tipong tapang nyo magagamit nyo dito sa ibang bansa. Tapangan mo yung sakili mo. Gusto ko mag-apply na ibang bansa, kailangan dito guys matapang. Hindi pwedeng painahina dito, no? Dahil pag mahina ka, wala kang mapapala dito. Akala mo pag ayaw mo na, makakauwi ka agad. Yung tipong gusto mo makipag-away, akala mo hindi ka dito guys, kulong ang abutin mo, no? Kaya kailangan talaga habaan ang pasyensya natin. Ha, natin ang dasal sa Panginoong Diyos para makaya natin lahat ng pagsubok sa buhay. So, maraming salamat at God bless po sa atin.